So yan ano, after mahalo, sobrang tagal niyang mag-carbonize after 7 and a half hours almost. Ganyan pa rin yung itsura niya, konti pa rin yung itim. Nasa 15 to 30% lang yung mga itim niya, or 10 to 30% lang ho yung mga na-carbonize na part. Ayan ho, no? So sobrang tagal niyang mag-carbonize. Sobrang tagal niyang maluto. Nakalimutan ko tuloy mag-ano. Or hindi ko na ano, hindi ako nakagising sa aking alarm. So ayan, alas 6 na, 6. Start tayong nag-carbonize kahapon, alas 4. 14 hours, 14. Bago siya na-carbonize. And then hindi maganda yung kanyang resulta kasi nga nakalimot tayo. Medyo maraming naabo. Ano, dito nga part, no? Kasi hindi nga natin nahalo, no? Maraming naabo dito kanina. Hindi mo nga makita. Merong abo, pero yung iba hindi pa na ano, carbonize. Ayan, no? Ay, hindi nakita ano ng mga abo. Iba talaga pagka-dry. Kasi pagka-dry, 2 to 3 hours carbonize na yung iba nyo. So, sana meron tayo nakuha sa video na ito. At comment down in the comment section below kung meron kayong mga katanungan about sa carbonized rice hull. Feel free to comment down your comments. Thank you po. Magbabalik po ang usap ng gulay.